Magandang afternoon po mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa bayan ng San Fabian, Pangasinan mga kabayan. Maraming pasyalan dito, masarap maligo dito mga kababayan. Sa hindi pa po nakapunta dito, naku po, subukan nyo po. Ang sarap-sarap dito maligo sa mga beaches nila at mga resorts nila mga kababayan. Maraming salamat po dahil sa walang sawang manood without skipping us at pagsubaybay nyo po sa aming mga lakad araw-araw habang kami ay namamahagi ng biyaya sa mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Mga kababayan, tara, samahan niyo po kami sa aming pag-iikot dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan! So ayan po mga kababayan, inabot na po tayo ng hapon. Meron tayong napansin, ayan po, nadaanan natin bahay bayaan o abandono, nakahiga na. So puntahan natin mga kababayan, titingnan natin mga ruling tayo kung merong taong lalabas. Pambigay, bahay na lang kunin namin. Ha? Okay, anong pangalan ni Kuya? Saddam po. Ha? Saddam. Si Husim yung asawa nyo? Hindi. Anong pangalan ng asawa nyo? Ronaline. Wow, si Saddam, matapang ito. No, si Saddam Husim. Ilang taon na si Kuya Adan? Ay, Saddam. 28. Bakit Muslim ka? Hindi na. Gaya na talaga ang pangalan mo. Si ate, anong ilang taon na si ate Ronaline? 26. Mukhang bago lang kayo magsama. Ha? Oh, ang cute naman ng bahay. Pwede kami makipasok dyan? Sige naman talaga. Nakakatakot naman ito. Ha? Butin lang di tayo binagyo. Ayun, ang cute naman dyan. Pwede naman siguro tayo dito na lang. So, kumusta ang buhay Kuya Sada? Ito, ayos lang po kahit mahirap. Bakit nasabi niyo mahirap? Eh, buntis pa nga si Ate Ronaline, nainda mo na yung hirap. Bakit nasabing hirap nga eh? Kasi ang daming naiisip. Anong iniisip? Magdagdag ka pa ng asawa? Ano ba? O ano bang iniisip? Bakit iniisip mo? Ano bang iniisip ni Saddam? Ilang buwan na ba Ate Ronaline? Mag 8 months na po sa January. O kundi Feb ka mga na? O yun ang iniisip mo. Ay, dalawang buwan na lang mga anak na si misis mo. So siyempre, paghahandaan mo na naman, di ba? O, kumusta ang buhay may asawa? At ngayon, magkakaroon ka na ng malapit na, magkakaroon ka na ng anak. Dagdag obligasyon. Kumusta? Dumintindihan. Mahirap na, mahirap na masaya. Mahirap na masaya. O, di ba? Masaya dahil magkakaroon ka na ng anak. Baby boy o baby girl. Malungkot dahil iniisip ang obligasyon na lalabas na. Siyempre, hindi mo lang yan papakainin, bihisan, at bigyan ng magandang kinabukasan yung paaralin. O diba? Kaya ngayon, Saddam, ito pa lang yung una pa lang pagsasama nyo at wala pa kayong anak pero nahirapan ka na, naindam mo na yung buhay. Hirap. Ang ma-advise ko lang sa iyo, nandiyan na yan, ang kailangan mo lang gawin is magsipag, no? At kung anong meron sa buhay, matutong makontento. Basta gumawa ka lang ng paraan sa marangal ng pamamaraan, kakayanin mo yan. Basta, iwasan lang ang pagdami ng anak.
'di ba? Sabi mo kanina ang hirap ng buhay, 'di ba? Pero huwag padamihin ang anak para hindi lalong mahirap yung buhay. Isa, dalawa, tatlo, sagad-sagad na yun. Pero pag ganito pa ang buhay, isa, dalawa, tama na yun. Hanggat maari, isa lang muna. Pag medyo okay na at maluwag-luwag na ang buhay-buhay, no, medyo maganda na ang trabaho, saka na magdagdag ng anak. Diba? Kasi ang hirap po ya, Saddam, na parami ng parami Ate Ronaldin yung baby, and then ganito yung sistema nyo, and then pagdating pagmandami yung anak nyo, ganun din na magiging buhay nila. O kung ano ang naranasan nyo sa mga magulang nila, kawawa din naman yung mga anak na yun din maranasan nila. O gusto nyo ba na maranasan yung buhay nyo ngayon sa mga anak nyo? O diba, masakit bilang isang magulang na tayo galing sa hirap, and then yung mga anak natin, nakikita din natin nahihirapan din at marami din silang anak. So iwasan na natin. Okay. So ano ba ang trabaho ni Kuya Saddam? Scrap lang po. Nagbibili po ng ano, mga puti. Kalakar, ganon. Yun ang trabaho. Yes, pasok. Anong merong biyaya tayong dala-dala? Din. Oh, di ba? Hindi ba pwede itlog? Malalit, malalit. Ay, Diyos. Masaya. Masaya po. Masaya dahil? Dahil may video po kami ng ano, mga places na galing. Ayan. Si Ate Ronaldin, masaya ba? Oh, bakit masaya si Ate Ronaldin? Ano na po sa video? Nakita ka namin kanina, nagbitbit ka ng uling. O tamang-tama yung binitbit yung uling. Dahil meron na kayong sasangingin, may bigas na. So ayan, mensahe nyo sa ating sponsor. Mensahe nyo po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Merry Christmas din natin ulit. Ayan, walang ano man. Yes, ito po mga kababayan, meron na naman tayong natulungan, no? Kapapasok pa lang bilang isang pamilya itong buhay nila. Marami pa silang maranasan, marami pa silang madaanan ng mga problema. Huwag kayong bibitaw dahil ang problema nandiyan din yan kasama natin sa buhay yan, no? Kahit gaano kahirap yung buhay, kahit mga mayayaman may mga problema din, no? Kaya huwag lang indahin yung problema, tuloy-tuloy ang buhay, pinasok nyo bilang mag-asawa, ipagpatuloy nyo yan. Basta iwasan lang ang pagdami ng anak para hindi natin maranasan palalo yung kung gaano kahirap yung buhay, ha? Ayan po mga kababayan, maraming salamat po dahil meron na naman tayong napasaya at nabigyan ng bagong pag-asa. At maraming salamat sa ating mga sponsors, YouTube member, followers, subscribers, viewers, commentators, sa lahat po na nagmahal sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang po kayo sa akin nagmahal, kundi sa mga kababayan na tinalubos ang kailangan. Maraming salamat sa tiwala na pinagkaloob niyo po sa akin. Mga kababayan, saka po ako magpasalamat. Pag tapusin ko lang po ito mga kababayan, no, dahil gagawa po ako ng isang video, isang vlog na lahat doon isa-isahin ko ang mga pangalan sa ating mga sponsors na nagbigay ng donasyon para maikot natin yung buong bayan ng Pangasinan, at kasama na po doon banggitin natin yung pangalan at amount po kung magkano po, at malalaman nila kung saan na pupunta. Maraming salamat po. Naway pagpalaki ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Naway bigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway bigyan pa kayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan. Masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan. Pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa soul. Bye! Okay, so...